Ayan guys, so welcome back ulit sa aking YouTube channel. Ayan, so ang may nag-comment sa aking video si Rot Vargas, no? At sabi niya kahit anong higpit ng sa kanyang thread tensioning, ayan ito siya, yung thread tensioning ay nagtutuhog pa rin, no? So tatalakayin natin ngayon guys, o kaya pag-usapan natin kung bakit kahit anong higpit nung kahit anong higpit ng ginawa niya dito sa thread tensioning ay maluwag pa rin, no? So bago tayo magpatuloy, ayan, invite ko kayo guys na sana ay follow niyo yung aking FB page na Sotek din. So search niyo lang guys yung sa Facebook yung Sotek. So doon makikita niyo guys yung mga bagong gawa ko pa lang yon. So pwede kayo yung videohan yung sira ng makina niyo, then i-comment niyo para kumbaga may basihan ako kung paano ko susolusyunan yung problema ng sewing machine niyo. So katulad nito, no, yung kay Rot Vargas na thread tensioning. So hindi ko alam kung anong klaseng thread tensioning yun, o high speed o aging o kaya ano pa man. So kung high speed yon, so ganito yung pag-aayos Ma'am Rot Vargas. Ayan, so una ang gagawin nyo po ay i-check nyo itong ito. So pag na-check nyo yan, kasi minsan yan, minsan dito guys, dito sa gitna, may nakakalang yan na ano, mga sinulid, no? Sumasama yung mga putol na sinulid, ano, katulad nito, yan, di ba? Parang hindi natin napapansin, pumapasok yan dito. Okay? So, yan. Yan, pumapasok. Kahit anong higpit mo dito sa tension thread na to, walang bisa yon kasi nakaangat pa rin siya kahit anong higpit mo. Okay. So, pangalawa, ganito. Okay. Bukuksan ko itong ito. Tatanggalin natin itong thread tensioning. Ayan. So, kung yung thread tensioning nyo, guys, ay may ano dito, yung tawag ito, yung parang bakal siya. Ayan. Parang ganito. Ganito kalaki yung bakal niya sa ano, sa karayom. So meron yan guys, dyan, nakatusok yan dyan. Nakatusok yan dito. Pag yun, ano mo, ganyan, diba? Pag pasok nyo, ginan nyo, sinagad nyo guys. Tapos ito, nakaawang ka agad. Parang nakaganon. Yan. Nakasagad ka agad. Nakaangat agad itong plate na to. Ito. Tension plate. Pag nakaangat ka agad dyan, so kahit anong higpit mo dito, bali, wala rin yun. Kumbaga, pagtahe nyo, tuhog pa rin. So, kailangan, pag meron kayong ganon dito, sa tension thread nyo, iangat nyo siya. So, bali, gaganito siya. Iangat nyo siya. Then, kapag inangat mo yung pata, no, gaganyan, kung siya yung bubukas, no, dapat bumukas yung ganon. Maangat. Pag angat ng pata, kailangan sabay din dito. Ayan, no, nakaangat. Kasi, para, ang purpose nun kasi, para ma-release niya yung sinulid, para mas malambot mo siyang hilahin. Ito kasi, tinanggal ko kasi yung bakal niya, eh wala yan. Kasi, minsan, hindi, kumbaga hindi na gumagana yung ano niya dito, yung nagtutulak dito sa loob. May isa pang bakal yan dito guys, sa loob. Para itulak tong bakal na dito. Naman ito, nakaganyan, 'di ba? Ayun 'yan. So, may isa pang bakal yan dito para itulak ito. Ayun. Kaya kung halimbawa inangat niyo na, tapos pag inangat niyo yung pata, tapos hindi bumalik yung ano, yung niya sa dati,
Ang may problema eh, guys, etong nasa loob na, no? Yung pag-angat. So, ang mas maganda niyan, tanggalin nyo na lang yung bakal dito. Tapos, saka mo siya ipasok. Kaya higpitan. Katulad nung ginawa ko dito sa sewing machine ko. Kasi, nagtutuhog to. Ngayon, ang ginawa ko, tinanggal ko yung bakal niya dito. Saka ko siya, pinasok lang ganyan. Saka hinigpitan ko na lang dito. Ayan. Ayan, ganyan siya. Hindi na siya nagtutuhog. Ayan. Ayan, putol. So, ganyan lang. At sana nakatulong ang video ito. Ano, Ate Rot. Ayan. So, basta pag ano, lagi niyong check yung ito. Kasi may mga, minsan ano yan eh, alikabok na iipon dito sa loob. Kaya yun lang. So sana nakatulong ang video ito, Ate Rot, Vargas. Ayan. Sa may mga gustong magkaroon ng ano guys, sa mga first time pa lang sa aking vlog, ayan. So, huwag niyong kalimutan mag-subscribe sa aking YouTube channel. At syempre, suportahan niyo na rin yung aking FB page, ayan, Facebook page, para mas pwede kayo doon mag-comment ng mga video na sira ng mga makina niyo. Okay guys? So, yun lang at see you on my next videos.